Welcome back to the Rings Vlog. Actually, gabi na po dito and who's that out there? Hi, Daddy! So, Daddy Brian is just coming home today. So, alam nyo ba, napipis pa yan kasi matagal yung ginaano doon sa ano niya, sa work niya. Hapon na yan nakaabot, guys. Mga alas 5 sa hapon. So, hayon. So, lumabas muna kami and kumain muna kami doon sa labas kasama yung anak niya, at saka si Pop, at saka si Pat, yung twins brother, and Oakley. So, hindi na ako nag-babla. Yun na nga, gusto ko ma-enjoy yung time ko kasama si Daddy Brian ninyo, kasi 14 days na wala siya, diba? And, what a blessed day today! So, first and foremost, before I'm gonna proceed to our main topic, oh, wow, English yun, charan. I would like to say thank you to my sisters, and sisters talaga, to my sister and together with her husband, if that is the right English, charan! Yeah, nagpapasalamat po ako sa kanila kasi kung hindi sa kanila, oh my God, paano makarating yung anak ko sa Manila, di ba? Alam niyo naman na nandito sila rin ninyo sa United States. And of course, I would like to thank you to my supportive Daddy Brian kasi he's always there. Sa mga napagdaanan namin sa mga pa-Philip Sajan, like on the spot talaga, like na-stress ako, but nandun lang talaga yung, nandun lang talaga si Daddy Brian ninyo, just keep me calming, yung calm ba, ganun. Step by step po natin ito ha, para maliwanagan po ang lahat dyan, charang, at magminaw po kayo. In short story, alam niyo naman na nakarating ako dito sa Texas noong July 2021. And then, the consul asking me why I'm not bringing my son. So, I just told him that to be followed na lang kasi gusto ko munang malalaman yung culture dito ba, kung okay ba yung ano ko, anak ko, ganun. So, unahin natin kapakanan ng anak natin kasi yun naman talaga as a mother na dapat nating gawin, di ba? So, ayun po. So, nakarating po ako dito July 2021. Nga. Now it's 2022. Nag-start kami ng pag-process ng papers ng anak ko kasi to be followed na nga siya. At before ako mag 1 year dito sa United States in Texas, dapat makukuha ko na yung anak ko sa sulod sa 1 year na yan. So, gina-process namin yung papers ng anak ko January. Nakuha niya yung passport, tapos tuloy-tuloy ng pa-process. This year lang, January, at nagkaroon kami totally agad ng interview by March. So, sobrang bilis talaga ang pangyayari. So, kung kayo dyan na nagpa-process ng mga K-1 visa na merong mga anak na to be followed, tapos mag-ano sila, anang mag-process sila, so, paghandaan yung mabuti, yung dapat may pera talaga agad para totally diretsa-diretsahan na talaga, kay once na maano na ninyo, ma-frasis na ninyo na niyang kito na yan, ang bilis talaga yung proseso to the spot. So in short video, guys, tingnan nyo lang po yung video ko dyan bago ko lang siya ina-upload, yung mga requirements na gina-prepared ko sa St. Luke's at saka sa embassy. Yun po yung dinara-add lang noon is yung eligibility letter. So, tingnan nyo lang dyan, i-scroll nyo lang dyan kasi ina-ask nila yung eligibility letter doon sa St. Luke's kasi nga to be followed yung anak ko. Gusto nila makita yung nandun ba sa Quito yung anak ko na nakalagay doon sa eligibility letter. Di ba, makikita nyo yan sa the bottom kung sino yung mga may anak dyan na nagpa-process ng K-1 visa at sinali nila yung anak nila sa Quito. So, makikita nila at the bottom na meron ang nandun yung pangalan ng anak nila. So, tingnan nyo lang dyan doon sa ano ko, sa videos ko na meron ako mga requirements dyan. And then, pagdating doon ng
kapatid ko, kasi yung appointment nila is 9:30. Sila yung kinalasan pagdating doon. Nag-iisa lang daw kuno sila na 9:30. So, nakalinya sila doon. Maaga sila nakarating. Tapos, ang sweet. Boom, 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 baby. A super babe. Oh my God, oh Lord. So, ayun guys. Nawala na lang ako. Si Daddy Brian ba? Bakis-kis pa talaga to si Daddy Brian ba? So, yung hiningi pala doon sa ano guys, sa embassy guys, is, unang-una is yung, Daddy, you gonna delete my brain. But anyway guys, nawala na ako eh. Kasalanan talaga to ni Daddy Brian ninyo ay. Tik-tik talaga to si Daddy Brian ninyo. Okay, proceed to go back to the requirements that they asked from the first time in the guard. Okay? So kayo na mag-understand yan. So, they asked the DS-160, the appointment and permission interview from embassy. And then, birth certificate na original PSE at saka passport, di ba? Yun naman yung kukunin doon sa ano, di ba? Sa interview visa, di ba? Tapos pasok na sila. Pagpasok nila doon, so hindi man pwede dalawa. So, ang nagpabilin is yung kapatid ko, kasi yung kapatid ko mataranta yan eh, kagaya ko rin marataranta. So, si ang yung husband niya yung pumasok doon. So, hindi naman hiningi yung authorization and consent letter, pero just in case lang, kailangan natin magiging Boy Scout, diba? So, ayun. So, hindi hiningi, pumasok sila doon, tapos walang in-interview yung ano ko, yung uncle ko, yung kinuha niya lang is yung mga DS-160, yung unang ginaas doon sa guard, tapos binigay niya direct doon. So, hindi ko na alam kung ano yung mga process sa loob. At yung sa interview ko lang ginaas sa uncle ko, was ginaas lang niya yung US border. Yung pagdating ko dito ba, kasi binigyan ako ng lawyer ko niyan kung kailan dumating dito sa Texas. So, yun lang yung hiningi niya. The rest na ginaano ko yung mga ibang mga backup nga mga requirements, hindi na ginaas guys. Tapos yung anak ko guys, nag-practice, pero nag-ask lang siya ng ano, isang question sa anak ko, when is your birthday? Natubag naman niya ng natubag guys, pero paglabas nila, nag-running kay kasa kapatid ko, kasi sa mamabit, hindi man tinanong yung pangalan ko. So yun, palagi na lang yung nag-complain yung anak ko, kagaya na lang sa injection. So dapat, sabi ko sa kanya, 4 na injection, pero bakit na kuno 5? So tumawag pa talaga siya sa akin guys na evening talaga dito, na in the middle of the night, para lang i-complain nga bakit na kuno 5 sa kanya, tapos 4 lang daw yung sinabi ko. So ayun guys, so sinabi pa ni Daddy Brian ninyo, like mother, like son, o diba? Daddy Brian is so mean. Tingnan nyo. Are you cleaning, my love? Oh, good job. So, Laring, it's going to be like the princess here, yeah? So, what a blessed day, and I am so very thankful to God, kasi kapag dating nila doon sa konsol is mga mabait naman yung nag-asikaso sa ano ko, sa uncle ko at saka sa anak ko. Tapos sa St. Luke's din, mabait din ang mga taong nag-asikaso din sa kapatid ko doon. Kasi yung kapatid ko is sa St. Luke's, yung husband niya is doon sa embassy. So yun guys, I am so very thankful to them, and I'm so very thankful to God that everything goes well. So sabi ng consul, 1 to 2 weeks darating yung passport visa ng anak ko, kasi province yun at gina-choose ko yung door-to-door. Alam nyo yun? So, yun. So, we need to pay 400 plus something, I guess. And then, when I'm talking to my son earlier, my sister told me that they're going to the zoo as her promise to my son. Tama ba yung English ko? My Lord. So, ayun guys. So,
baka mag-ano na naman si anak ko ba, mag-complain na naman yung anak ko ba na hindi siya ginasuroy-suroy sa Diyos. So, pupunta sila, tapos uuwi na sila tomorrow. So, yun guys. So, yun lang po yung ma-update ko for today. Alam ko, short video lang po ito at sana din makatulong po sa lahat. And good luck sa mga taong magpa-process ng keto nga to be followed. And sa mga T1 visa as well, hope you guys for the best at sana mapunta kayo sa mga, alam nyo yung mga bababait ba na hindi kayo like i-ask ng maraming question ba, diba? So as far as I remember, I was in 62 that time, I guess, if I'm not mistaken. It's charging, baby. And then, yeah. So hopefully guys, good luck po sa inyo and see you in the Philippines soon. I'm just waiting for my travel. Anong tawag noon? Basta travel lang. Pwede na ako maka-travel ba? So, yeah! I will be in the Philippines sooner. Ano ba? So, yun lang po, guys. Thank you for the love and support for us. Please keep continue subscribing our channel. Alam ko, matagal-tagal na tayo sa industriya ng pag-YouTube, pero ganun pa din. But it's okay. Thank you sa mga thousands kong viewers dyan na hindi nagsasawa sa pagsubaybay ng vlog namin. And abangan nyo po yung pagdating ng anak ko dito sa United States, kung ano yung mga mararanasan niya dito, di ba? Iba-vlog ko po yun, but abangan nyo po first yung pagbabalik ko sa Pilipinas. So, yun lang po, guys. Thank you so much and see you in our another vlog. Bye! Niwan na naman ako sa Daddy Brian ninyo na gano'n na naman sa...